Musta tropang kalapatid? Ako si Mac ng Maclone Brothers. For today's video mga tropang kalapatid, medyo bad news. Nababasa nyo naman yung title ng video natin. Parang may possible na alisin tong breeder slope natin. Dami parang memories dito tayo lagi nagba-vlog. Kaya kung gusto nyo malaman yan at kung bakit tayo papaalisin dito, please keep on watching. Mga tropang kalapatid, welcome back. Yun na nga, nababasa nyo yung title. Parang aalisin natin ito, pinaalis tayo. Bakit kamo? Diba mga tropa, ito yung nakita nyo, binagsakan tayo ng pader dito ng Balagtas Resort. Yan, pero unti-unti natin naayos. Tapos may bako tayo dito, yun nga, naalis na. Tapos ito, bakit aalisin? Eh lupa naman natin ito, diba mga tropa? Kasi ang problema, huwag aayusin to, gigibain nila ng buo itong pader na yan mga tropa para palitan ng bago. So dami ito. Kaya pinag-iisipan natin kung paano ba mangyayari mga tropa. Kayo nga, suggest nga kayo kasi ang isang balak mga tropa kalapatid, urong lang ng konti tapos aasintahan, papadala natin ang panibago. Pero dati pa may balak ako mga tropa kalapatid na gawin colony yung mga pagbibreed natin, yung bang gagawa tayo ng loop. Ito nga, pala ko dati gawin colony, buti hindi natuloy. Dahil papaalisin din pala, maaalis pala mga tropang kalapatids. Ano bang colony? Ganito pala ko mga tropa dati. Parang may mga itlogan lang, nakakawala yung mga breeders para dun sila itlog, may anak. Yung bang para nakakalipad-lipad din yung breeders, parang napansin ko kasi sa mga na-loop visit namin, yung mga ganun sistema ng pag-breed, parang hindi napapagod yung breeders, parang hindi na-i-stress kasi halimbawa may inakay sila dito, nakakapagaspas pa sila, nakakalipad sila, aalis, pag magsusubo babalik sila sa lugar nila kung saan sila naka-pwestong cage, di ba mga tropa? Ang kagandahan dun yung bang widowhood na ano na parang cage, yun yung magandang gawin mga tropa. Kaya yun pa yung isang pinag-iisipan namin kung talagang totally na maaalis na to. Pero kung habang di pa nila ginagawa, dito muna kasi may mga nakabreed tayo. Sa kung aalisin naman to, andito lang yung breeder cages natin. Kaso ang problema, pag nakawala, aalis na. Pwede natin kasing unahing baklasin to mga tropa, itong palibot natin. Itong mga cages, pwede naman dito yan. Kaso, delikado. Kasi nga, di ba, ito lang ano natin. Eh, pag nalimutan na maisara, nangyayari minsan, pag wala kami ni Marlon at pamangkin lang namin yung nagpapatuka si AJ, yung dope man nating bulilit. O di ba mga tropa, mahirap. Tapos ang isa pa, yung pepwesto 1, kung dito ba namin ilalagay o ilalagay namin sa likod. Kasi sa likod, danamin na nating ibon sa talagang ang prepare namin mga tropa na hiwalay yung breeders natin sa pliers. Dahil alam naman natin yung mga pliers, pag nilipad natin, minsan may dalang sakit. O at least dito, safe yung breeders natin, nasa harap ng bahay, nasa likod yung pliers natin. Kung magka parang pandemya man dun sa likod, yung bang magkasakit lahat sila, sila lang mga tropa, hindi madadama itong breeders loop natin. Kaya yung concept natin na hindi natin pinagsama yung pliers sa breeders na isang area lang mga tropa. Kasi malaking bagay mga tropa, parang kung tutusin, okay sa atin na mawala yung mga na-breed natin kahit sila mamatay kung hindi natin inaasahan. Huwag lang yung breeders na pinagmulan nila dahil pag nawala ang pinagmulan nilang breeders, hindi na natin sila mapoproduce. Eh yung mga anak nito, yung mga breeders natin, mapoproduce pa natin yung mga nawala, yung mga namatay, di ba mga tropang kalapatid? So, kayo nga mga tropang kalapatid, suggest kayo kung sakaling maalis na talaga to, ganito ba ulit ang kailangan natin gawin? Kasi ang balak ko medyo mababa na kung tutusin, baka hanggang dito. Tapos, ganyan niya, puro ano, dalawang hati, cage siya mga tropa, mga parang widow box. Doon na lang itlogan nila, tapos nakakawala sila mga tropa kalapatids. Tapos, at the same time, ang mangyayari doon mga tropa, bale,
pwede rin silang maging hen at cock. Tapos, di ba, dalawang hati, hen at cock. Tapos, bubuksan lang natin yung pinto sa gitna kung sakasakali. Kung gusto na natin mag-breed. Kung sino na magpares. Kasi, isa pa yun na. Hirap mag-isip ng pairing mga tropang kalapatis dahil sa dami nating ibon. Pero, kung may gusto kami pairing, ipagpapares muna namin sa isang double cage. Tapos, ilalagay natin dito sa naiisip nating colony. Kayo mga tropang kalapatis, suggest naman kayo kung ano ba yung balak nyo. Kasi, eto, siguro, hindi natin alam, di pa natin natanong kung kailan nila sisimula na baklasin to. Pero, kagandahan naman mga tropang kalapatis sa Balagtas Resort, napalitan na natin yung, napalitan na nila yung, ayan, yung jetmatic, yung motor nung tubig natin dito, tapos yung motor natin na nataganan, nakita nyo naman sa vlog nun, yung nataganan na mismong pader nila. Pinagawa naman mga tropa, ngayong araw, matatapos na yung motor, kahapon pa nandoon. Andun na lahat ng pyesa, inantay na namin matapos para makuha namin, maiwi dito mga tropa at magamit na rin natin. So ito mga tropa, nakakita nyo naman umangat ng gusto kasi nga medyo nakasandal yan dito. Umangat yan, medyo naibalik lang natin. Ito, tinukuran natin. Yan, tapos yung mga aquarium dito, yan, nasira. Buti, hindi lahat. Yung iba na save natin. So ito, meron tayo dito, may dagang malaki. Tela. Yan, malaking daga. Tela tropa, ito yung aso natin. Kinalbo, dahil kulot-kulot yung buhok. Anak nito, anak ni Missy natin. Medyo kinalbo na. Kasi nagkakulot-kulot yung buhok niya mga tropa. Yan yung nag-iisang, naiwang anak sa atin. Kaya nga tropa nga lapatis, ito yung isang malaking pinoproblema natin ngayon. Kung mabilis nilang aayusin to, no choice tayo kundi baklasin tong loop natin na pang breeder. So, nag-iisip kami, medyo maliit na yung space natin sa likod bahay. Hindi natin alam kung saan ipupwesto mga tropa. Kung alisin muna, pabayaan muna natin sa cage. Kayo nga mga tropa, tulungan nyo kami mag-isip. Kung hayaan na lang muna kayo natin sila na nandito. Takpan na lang natin siguro bubungan kung sakali. So, problema, yan nga. Exposed tapos, paggabi pa, eh kung manakaw, hindi natin masasabi, di ba mga tropa, sayang yung ibon natin. Pag nakawala pa, walang uuwian, babay agad mga tropa. So, kailangan, pag nabaklas to, pinaalis na to talaga mga tropa, kailangan natin mapagawa agad yung balak nating breeder's loop. Kayo mga tropa, comment down below, okay ba yung colony? Kasi parang nakikita ko, ang ganda talaga. Yung bang parang cage naman siya talaga, yan, may saraduan. Pero once na may itlog na o kaya may inakay, pwede na natin hayaan bukas mga tropa. Tapos yan, nakakulog pa rin naman sila. At least nakakagala-gala yung mga breeders natin. Parang healthy pa para sa kanila, hindi ba mga tropa? Hindi sila tataba ng gusto, hindi sila may stress kasi nakakalipad sila. Pwede natin lagyan ng paliguan, makakaligo sila. Kasi pag dito, hindi man natin sila mapapaliguan hanggat matapos silang mabreed, di ba mga tropa? Tapos parang sa ibang bansa na ito ka mga tropa, tapos pagka ganun ang ginawa nila, pag medyo malaki na yung inakay, 3 weeks old or less than, malaki na, nasa baba na, nakikipag-agawan na rin sa patungaan, tapos kilala naman ng magulang eh, kung sino yung anak nila, sinusubuan pa rin kahit bumaba na sa baba yung mga inakay nila mga tropa. Kaya parang ang gandang concept nga nung colony eh. Ang problema lang, pag may matatapang na barako tayo, mag-aaway-aaway. Yun na lang siguro yung solution, yung cages natin, pag medyo may matapang. Yun yung i-cage natin, okay, mga parang may VIP na nakaganyan sa loob, sila lang yung naka-cage. Kasi, yun yung balak natin mismo pagparisen para hindi naparisen ng iba, di ba mga tropa. Hindi yung medyo magiging disadvantage yun, mamaya may malandi na hen, paipagsampaan sa iba. Hindi mo na alam kung alin yung itlog, baka maligaw tayo, di ba? Hindi katulad na ito, talagang safe kung sino yung naka-breed mo, sila talaga yung mapagpaparis natin. Hindi ka na mag-iisip nga kung sino ba yung inasawa na ito, sino ba yung sumampa dito, di ba mga tropa, ito. Alam natin na sila mismo yung lahi. Pero nakikita natin, ayan mga tropa, oh. Tingnan nyo minsan, ayan, pagka ano, parang stress na yung mga breeders natin, pagka ilang ano pa lang, isang clutch pa lang ito, mga tropa, mga lapatis, medyo, makita nyo, medyo nangayayat, na ano, kasi once na wala rin tayo dito, pagtanghali, pinapakain natin. Minsan, hindi natin mapakain pagka nag-lock busy tayo, umalis tayo, kahit binabara natin ng patunga, mga tropa, mga lapatis.
natataihan lang din, hindi na nila tinutuka yun. So, ganun ang nangyayari, hindi nakakatuka ng tanghali, eh magsusubo pa sila ng inakay. So, nai-stress yung breeders natin. Eh kung nakakuha lang sila, iwara natin ng patukaan na may parang bubong para hindi nila natataihan. Di ba mga tropa? Ano mga tropa nga lapatis, approve ba sa inyo yung naiisip natin na colony? Siguro ilan lang ano butas mga tropa na iisip ko kung tag-anim lang, 12 pares. Kasi dalawang pinto ang bala ko mga tropa. Para nga, kung ipapahinga, hiwalay na lang yung mga hen, tas yung pack, di ba? Tas bubuksan natin. At least instant, ano rin mga tropa, di ba? Instant stock birds din, di ba? Mga tropa, kasi kung puno na nga sa totoo lang yung mga stock loft natin ng hen at cock. So, malaking tulong din yun. Kaya pag-iisipan namin to, sana wag muna madali dahil parahe pa tayong kastusin dahil hindi pa natin ito mapapagawa agad ng ganun-ganun lang mga tropa. Ako lang, pag may nag-sponsor sa atin, hindi, ikaw lang mga tropa. So yung update ko sa inyo mga tropa, sana di agad patanggal na maayos muna natin yung breeding natin na makapag-ready tayo. Maganda kasi kung tayo mismo mauuna na magbaklas na ito na mapagawa natin bago sila magbaklas. At least, hindi na abala na nakabaklas na tayo bago sila magpalit ng pader, di ba mga tropa? So yun na yung update ko sa inyo mga tropa. Kalapatis, medyo bad news na ewan ko ba na may good news pa yun na kasi matagal ko na pinaplano yung colony para ngayon matutupad yung sakaling mapapaalis na to. Itong mga cages natin, denta na natin mga tropa para maging tulong din kung sakasakali na pampagawa, pampaganda ng magiging breeder stock nating bago. So yun lang video ngayon mga tropa kalapatis. Kung bago ka sa channel namin, welcome sa Maclone Brothers TV. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na! Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest uploads namin. Yun lang mga tropa, maraming salamat!